Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And right now, this question comes from Marlu. So, ang tanong niya, ano pala ang pwedeng gawin sa mga leaders na natutulog? So, maraming salamat sa tanong mo, Marlu. Pero dito sa tanong na to, talagang napaisip ako ng matindi. Alam mo yung feeling na talagang ang tagal kong inisip nito, and actually matagal na tong tanong na to, and ngayon ko lang siya nagawa ng video. Kasi napaisip ako, leaders na natutulog. Natutulog na leader. Leader na natutulog. Order na ikaw. Leader na natutulog. Natutulog na leader. Leader na natutulog. Leader na natutulog. Dapat hindi tumalong. Leader na natutulog. Leader na natutulog. Walang leaders na natutulog. Okay, so yun yung pinakang sagot. Minsan kasi nako-confuse natin yung terms na porket downline. Alam mo yung downline pa lang, kakasali, leader na yung tawag. Now, yung iba sa inyo sinasabi na ina-attract. Ina-attract na leader. And hindi sa ganung way yun. Na-attract. Okay, hindi ako expert pagdating sa mga law of attraction, mga ganyan-ganyan. Pero hindi sa ganung way yun ina-attract eh. Kahit anong tawag mo dyan na leader, kung ayaw niya maging leader at hindi niya alam kung paano maging leader, at kung hindi mo alam kung paano ituro maging leader at hindi ka rin leader, hindi leader yan. Ang pinakong sagot ko dito is huwag niyong i-confuse yung terms na porket nag-member sa'yo, downline mo, ang pakilala mo, leader mo. Alam mo yun, especially kapag pinakilala mo sa upline mo na ano bagong member mo. Upline. Bagong member ko pala, leader ko, ang pangalan ay si Bogart. Leader? Alam mo yun, hindi siya leader, kakasimula pa lang niya. Di ba? Hindi sa ganung way, maling way ng yung attract, kung yun ang dahilan nyo kaya nyo tinatawag na leader yung bagong member or ilang buwan pa lang na member. Hindi siya sa ganung way na de-develop as a leader. Ang leader na tinuturuan niya ng skills, tamang mindset, tamang expectation from beginning. Tapos minsan, meron rin sa mga downlines, actually hindi naman minsan, based on my experience, makikita mo naman sa kanila eh, yung characteristics ng pagiging leader. So, sa halip na ano, yung question na yun, dun tayo mag-focus kasi actually ano yun, by the way, hindi ako against doon sa tanong ni Marlu. Gusto ko lang i-clarify yung misuse nung term na leader kasi minsan nagiging masyadong overrated na rin. Overuse, yung term na leader, lahat na leader, porket downline, kakasali, leader. So, yun lang yung gusto ko i-clarify. Hindi porket sumali na sa'yo, member mo, 1 month, 2 months, 3 months, even 1 year na nga eh. Hindi porket 1 year na siya nagtagal, i-leader na siya. So, may mga characteristics na para sa akin, merong iba't ibang definition ng leadership para sa iba't ibang leaders, pero ito yung para sa akin. Mamaya pag-usapan natin yung about doon. So para sa akin sa context na to ng pinag-uusapan natin ngayon, yung about sa leader na natutulog, is meron tatlong klase ng members na sumasali sa network marketing. Level, tatlong levels ng member na sumasali sa network marketing. Una is member. Okay, basic na member. Member lang siya, nandun lang siya. Hindi mo pa alam kung ano ba talaga yung gagawin niya. Most of the time, ano lang naman ito, bago, kakasali pa lang, member. And even though nagtatagal na, yung iba, merong mga member na on and off, may mga member na palaging busy, may mga member na hindi ganong kalalim yung reason why, may mga member na pasaway, may iba't iba klase ng member, pero ito yung pinakang basic, level 1, member. Sumali ka, member ka na.
Number 2 is potential leader. So ano ibig sabihin nun? Ito yung mga nagpapakita, members na nagpapakita ng characteristic ng isang leader. And finally, yung level 3 is leaders na talaga. Okay, ganap na leader. So, ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga characteristics ng leaders? And this is, for me personally, ito yung hinahanap ko sa member ko para makonsider ko na leader siya. Okay, number 1, may kusa. Okay, number 1, may kusa. May kusa siya na gawin. Hindi mo na kailangan utusan, hindi mo na kailangan sabihan, hindi mo na kailangan na i-remind pa na humataw. Humahataw talaga siya ng kusa, hindi mo na kailangan sabihan. Ibig sabihin, klaro sa kanya kung ano yung goals niya at klaro sa kanya na kailangan niya mag-take ng massive action, which is another characteristic ng isang leader is yung massive action taker. Talagang nag-take ng action. Pag may natutunan, ina-apply niya, kita mo. Diba? Hindi siya natatakot magkamali, sinusubukan niya, kahit nahihirapan siya, ginagawa pa rin niya. And ikatlong characteristics ng isang leader para sa akin is committed. Hindi mo na kailangan pasabihan na laliman yung commitment. Alam mo, committed talaga siya sa mga ginagawa niya. Makikita mo naman sa member yan eh. And kapag committed siya, nagkukusa siya. Diba? So, nagsasangay-sangay na siya. By the way, gagawa ko ng hiwalay na video regarding dito kasi masyadong malawak yung topic ng leadership. Pero nagbibigyan ako sa inyo ng mga sample. Yun yung tatlo, ano pa ba ang mga characteristics ng leader. Ika-apat na characteristics ng leader para sa akin is hungry sa knowledge. Gutom siyang matuto. Gustong-gusto niya talagang matuto. Every now and then, nag-aaral siya. Pero at the same time, nag-take siya ng action. Kaya nga, nauna yung kanina yung sinabi ng git ko, massive action taker siya. Once na natutunan niya, ginagawa na niya kagad, ina-apply na niya, sinusubukan na niya para malaman niya kung ano magiging result sa kanya. So, marami pang sagot regarding sa tanong na to na anong gagawin sa natutulog niya. Hindi natutulog ang leader, guys. By the way, para sa inyo na ko confused, hindi ko pala nabanggit. Ang ibig sabihin ni Mardo doon sa natutulog, hindi literal na natutulog ha, ibig sabihin is inactive. Nalimutan kong banggitin. Sorry. Mas nauna ko pang itama yung term na leadership kesa doon sa ibig sabihin na natutulog. Hindi ko kasi alam kung lahat kayo naiintindihan nyo kung ano ibig sabihin nun. Kasi ang mga naggumagawa ng ganung terms is yung mga traditional networker. Yung mga nakakaintindi nun, ibig sabihin yung traditional network marketer, yung offline. Okay? Yung offline yung ginagawa. Yun yung term nila, natutulog daw na ano na member. Ibig sabihin inactive. Yun ang ibig sabihin nun. Tingnan mo na yung ibig sabihin na inactive na leader. Saan makakakita ng ganun? Hindi naging inactive ang leader, kaya nga siya naging leader eh. Kasi hindi siya inactive, kasi active siya, committed siya, may kusa siya, humahataw siya, may resulta siya. Diba? May knowledge siya, may skills siya, tamang mindset. So yun na yung mga ganap na talaga na leader. So alam nyo naman eh, kapag ka ang isang tao, diba? Yung mga nilulook up nyo, yung mga tao iniidolo nyo, mga upline nyo, diba? Kung na kayo lumayo, mga upline mo, leader yung mga yan, yung mga ina-idol mo, yung mga top earners, top performers, mga leader yung mga yon, kasi hindi nila maaabot yung ganong peak kung hindi sila naging leader. Pero, kung ano, by the way, baka ma-misinterpret nyo rin, hindi porket leader, perfect na. Okay, yun yung isa sa mga palagi nyo tatandaan. Hindi porket leader, perfect na siya. Hindi na siya nagkakamali. Lahat ng leader, nagkakamali pa rin. And siguro ako, makikoconsider kong sarili ko bilang leader kasi nga nililid ko kayong Ethical Nation. Nililid ko yung Team Genuine. Marami na rin akong members. Maraming part ng Ethical Nation. So, as bilang ako, perspective ko bilang isang leader, hindi ako, ano eh, hindi rin ako perfect. Nagkakamali rin ako. Marami akong pagkakamali. Marami akong flaws. Marami akong pagkukulang sa mga tao, sa mga members ko. Marami rin ako nagagawa na hindi maganda, na kakulangan pa. Pero committed ako na i-improve yung mga bagay na yun. Committed ako na matuto, committed ako na mag-take ng massive action sa mga natututunan ko, committed ako magbago, committed ako mag-adjust. Yung mga kailangan kong gawin, gagawin ko para ma-achieve ko yung mga goals ko. So as a leader, kung iisipin nyo, di ba, medyo na ano kasi talaga, nagulo kasi talaga ako doon sa tanong, yung natutulog na leader, di ba? Walang natutulog na leader, guys. Hindi natutulog or hindi naging inactive ang isang leader unless may problem na doon sa company or may problem doon sa team. Diba, pumapower yung aso ko. Nakikibagong taon rin. So, yun. Unless meron silang talagang problem, magiging inactive talaga yung isang leader. Pero ang leader, kung talagang stable naman yung company, maganda yung company, wala namang problema sa ano, sa mga ano nila, sa mga uplines, or hindi maging active. Di ba? Tuloy-tuloy yung nahataw. So, I hope naging clear sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng tanong ni Marlo na ano gagawin sa natutulog. Hindi natutulog ang leader. Okay? Hindi natutulog ang leader. Mga members, normal na members, yun, naging inactive yan, normal yan, especially kung mali yung expectation nila,
kung akala nila mabilis lang kumita ng malaki, pero pag leader, hindi yan nag-inactive unless may matinding problema talaga. Okay, so I hope marami kayo natutunan sa video na ito. And kung meron kayong mga katanungan, comment lang kayo sa baba para masagot ko lahat ng mga tanong nyo, kasi sinasagutan ko yung mga comments na yan. Hanggang ngayon na ginagawa ko tong video na to, kaya ko pang sumagot ng mga comments, kaya mag-comment ka na dyan habang kaya ko pang sumagot, kasi dadating yung time na sobrang dami na niya na hindi ko masasagutan lahat. So, iyon. Comment ka dyan kung marami ka natutunan. Click mo yung like and i-share mo rin to sa teammates mo or sa mga downlines mo na nami-misinterpret kung anong ibig sabihin ng leader. Di ba? Pagka tinatanong ka nung downline mo, upline yung leader ko natutulog. Send mo ito sa kanyang video na to para mapanood niya. Kung hindi mo pa nada-download yung Power Run ebook, make sure i-download mo na yon. Free lang naman yung ebook na yun. Ginawa ko. Doon mo madi-discover lahat ng mga sikreto dito sa network marketing na never sa'yong sasabihin ng mga uplines mo. Especially kung matagal ka na pero wala ka pa rin, hindi ka pa rin nagkakaroon ng magandang result, I highly recommend basahin mo yung download mo. 75 pages lang yon. Hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!